Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat at isang pinagpalang araw. Bakit po pinagpalang araw? Kasi po ay tayo ay nagising ng walang sakit, tayo malakas at kapiling ang mga mahal sa buhay natin at nagagampanan natin ang ating pang-araw-araw. At nabubuhay tayo na masaya. Ang importante kasi, bawat trabahong ginagawa natin ay masaya tayo. At may inspirasyon sa buhay. Yun naman ang mahalaga. Pero bago po lahat, syempre kailangan natin magluto sa araw-araw na pagbubuhay natin. Isang pagluluto na matipid at masustansya. Na siya namang binabahagi ko para sa mga isang katulad ko na magulang din, isang nanay sa loob ng bahay na magkaroon ng inspirasyon na magluto. Na kahit hindi naman mahal yung mga niluluto natin pero masustansya at budget na affordable mo talagang swak na swak. Yun ang mahalaga eh. Yung makatipid na at masustansya pa yung kinakain. So gagawa po tayo ngayon ng corn soup. Natin gagawin ay ihanda ang ating mga sangkap. Siyempre po, andyan po ang unang-una ay ang corn. Yung corn, pwede rin naman po siyang fresh. Yung buong mais po, pwede natin gayatin yan. Or di naman po kaya para mas madali yung mais na nasa lata. Actually, yung binili ko yung nasa SM lang po. Yung SM bonus. Kasi mas tipid yun. Tsaka pag sa lata po, tipid sa gas dahil pinakalaan siyang palambutin po, lutuin bago kayatin or tipid sa oras pa. So tanggalin lang po natin yung sabaw ng corn. Salain po natin. Tapos pangalawa, meron tayong handang pork. Giniling. Mga sangkap po natin ay mais at tsaka giniling na baboy, tatlong itlog, butter, o di naman kaya yung pag walang butter, pwede naman po oil lang yung mga pangkaraniwang ginagamit natin. Tulad nito, meron akong nabiling UFC cooking oil. Murang-mura lang po siya sa halagang 17 pesos. So sigurado ka na doon sa mantika na nabili mo na malinis. Una sa lahat, easy pouch siya. Meron siyang easy to open. So, napakadaling gamitin. Diba? Pagka naubos nila man, pwede na natin i-dispose yung lalagyan. Hindi na kailangan yung bote, masyadong ano sa space. Kaya, mas kailangan pa rin natin yung, alam mo yung mura na, tapos mas madaling gamitin. Yan. Okay, nandun tayo sa mga sangkap. Tulad ng carrots, syempre kailangan natin gayatin itong carrots ng dice. Kumbaga by square siya, dice. Tapos mag-chop tayo ng onion and garlic. Kailangan din natin ng onion chives. Kung sa tawagin na sibuyas na dahon. Dahon na sibuyas or garlic. At kailangan din natin ng paminta. Syempre para medyo spicy yung ating soup. Pero depende na rin yun sa panlasa nyo para kung ano yung magustuhan ng mga bata. Sa paminta naman, ang pinakadabi sa akin talaga ito eh. Kasi talagang maaaring yung aroma ng aroma ba ng paminta. Talagang malalasahan mo siya. Good ba dun, spicy talaga siya, mabango. Kasi may mga paminta na alam mo yun, yung hindi siya mabango. Ayoko ng mga ganong paminta. Gusto ko talaga yung mabango siya, maanghang. So, meron din kayo kailangan na asin. Pwede sa panlasa nyo. Yan po yung mga sangkap natin. Siyempre, yung tatlong itlog, i-scramble po natin. Beat natin yung tatlong itlog. Ihalo po natin dito sa corn soup. So, una, madali lamang po. Unang gawin lang natin ay ipisa natin ang mga bawang, sibuyas, at
Pagkatapos ng sibuyas, ilagay natin yung giniling. Makadali lamang po. After 20 minutes or 15 minutes, nakita na natin golden brown na po yung giniling. Pwede na natin ilagay ang ating carrots. Ang ating mais. Mix lang po lang natin lahat. Panghuli na po yung itlog. Ngayon, add natin siyang water. Depende sa gusto niya sabaw, kung gano'ng marami. Tama lang po para malasahan pa rin natin yung mais. Tapos, lagyan natin siya ng pagkakulo po. Lagyan natin siya ng itlog. Scramble natin doon habang kumukulo siya. Para yung texture ng itlog, makikita natin nagpo-floating yan. At pagkatapos ng pagkulo niya, try natin pakuloy natin maigi. Importante ating kinakain ay lutong-luto. Ito po ang ating importanteng ginagawa sa pagluluto para hindi kagad siya mapanis. Ngayon, lagyan na po natin siya ng timpla, ng 4 cubes, at paminta. At saka natin itoppings yung sprinkle onions, yung dahon ng sibuyas. Siya'y magbibigay ng aroma at saka yung kulay kung panatili maganda yung kulay ng ating corn soup. Yan. So, napakadali lang niyang lutuin. Hindi naman siya mahirap. Isa pa sa lahat, magpustan pa ng mga kids natin kasi may sabaw. Yun ang importante yung mga bata. Gusto nila yung may pagkain na masabaw. Isa pong halimbawa na magluluto ay gawin natin pang araw-araw. Maging masaya tayo sa ating mga ginagawa. Siyempre, kasama na yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Yun ang mahalaga. Kaya kung bakit tayo nagluluto na may kasamang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pananood ng aking sharing video. Siyempre, habang quarantine, nandito pa rin sa bahay, ay ini. Kaya maraming salamat po ulit sa inyong pananood. Thank you po.